Narito ang mainit na balita na dapat inyong tutukan ngayong araw. Ang ating Vice Presidente na si VP Inday Sara Duterte ay nagdesisyon na abandonahin ang administrasyon ni Pangulong Cotin Jr. Ang desisyon na ito ni VP Inday Sara ay nagdulot ng matinding alingasingas sa Malacanang at sa buong bansa. Ayon sa mga insider, ang dahilan ng kanyang pag-alis ay ang hindi pagkakasundo sa ilang mahahalagang polisiya at proyekto ng administrasyon ni PBM. Si VP Inday ay matagal nang nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa ilang hakbang ng administrasyon na aniyay hindi sumusuporta sa kanyang advokasiya para sa reforma sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Dagdag pa rito, isang mainit na sagutan ang naganap sa pagitan ni First Lady Liza Araneta Marcos at ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, naganap ang sagutan sa isang pribadong pulong sa palasyo. Si First Lady Liza Tanas ay di umano'y nanindigan sa mga polisiya ng kanyang asawa, habang si VP Inday Sara naman ay matatag sa kanyang kritisismo. Ang kaganapang ito ay nagpapakita ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng mga lider ng bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy yung pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Ito po, magugulat kayo ha. Hindi ko po alam kung napanood ninyo ito, pero kanina lang ho ito sa flag raising ceremony ng Trupang Tambangag, Baloslos. In-interview po si Binhor Abalos. Para po ito sa Kingdom of Jesus Christ, mga kabisdak. May inamin siya dito, hindi ko alam kung inamin niya or nadulas lang siya. Or nadulas lang. Baka nadulas, no? Ito, Kingdom of Jesus Christ, para sa inyo po ito. Dahil may inamin itong si Binhor. Mukhang ipit na si Binhor dito, animal. No? Ipit na ipit siya dito, maka nagkamali ho siya. Pero abogado ho ito. Hindi naman abogago, no? Abogado ho ito, mga kabisdak. Alam niya siguro yung kanyang sinasabi. Umamin siya tungkol sa nangyayaring karahasan doon sa pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Kebuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Nako, animan. Judith Proctor, maraming salamat sa inyong pakulay. Thank you so much sa inyo, ma'am. Mabuhay po kayo. Pakinggan natin, kaunti lang man ito. Lahat na ito ay topic natin tungkol kay Vice President Inday Sara. Ito muna. Sabay-sabay po natin pakinggan, dahil ipinagtanggol niya po dito yung SAP, no, na lumusob sa Kingdom of Jesus Christ. Pero, guys, holy siya sa kanyang mga bibig. Pakinggan po natin, mga kabisdak. Ulitin lang natin, baliktanong natin bakit ginagawa ito ng kapulisyahan. Si Pastor Kibuloy po ay may kaso. Ang kaso niya, ang tawag nito ay sexual abuse. Okay, yung dinipinsa niya, bakit daw ginawa ng SAP, ng kapulisan, yung marahas na pag-serve ng warrant of arrest? Binanggit niya yung mga kaso ni Pastor. Okay, okay. Oh. And other acts of child abuse, mga bata. Okay. Dapat malaman at maunawaan ng lahat ito. At siya ay may warrant of arrest. Sir, matagal na po naming naunawaan yan. Yung mga sinasabi mo, iyan po yung kasong nabasura na at binuhay ng bangag admin, child abuse, hindi rin po kapaniwala yung child abuse. O nang una po, sir, kami ho sa dito, mga political blogger, na experience po namin kung gaano kamahal ni Pastor Kibuloy ang mga bata. Kaya nakakaluko nga ho eh. Ma'am Jinjin Chai, maraming salamat ho sa pakulay. Eh yung tao na inakusahan mo ng child abuse, hindi naman sumisigon doon sa totoong pagkatao niya. Dahil maalala mo, si Pastor Kibuloy, meron siyang Children's Joy Foundation na nag-aalaga ng mga kapuspalad ng mga kabataan. Na every year, birthday ni Pastor Kibuloy,
ay lahat yan pinapa-experience ni Pastor Kibuloy yung malad Hong Kong Disneyland. Yung dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya, ang layo po, sir, kasi sir eh. Hindi po namin pwedeng paniwalaan yung sinabi mo. At ako rin ho mismo, saksi po ako kung gaano niya minahal yung mga bata, batang paslit na walang mga magulang, walang ama, walang nag-aruga. Kayo, sir, meron ba kayo, sir, na tulungan, na kabataan, sir? Wala, sir, di ba? Kung sino man yung taong nagbibigay malasakit sa mga kabataan, iyon pa yung hinuhusgahan. Oh. Kasi, pinagmamalaki niya, ginagawa yan. Dahil nga may kaso, ang tanong, sir, ang tanong, babuyin ba talaga natin yung mga nakatira sa simbahan? Harasin ba talaga natin yung mga nakatira sa simbahan dahil lang sa inyong warrant of arrest sa isang tao lamang? Didisturbuhin ba natin yung mga kabataan? Trumahin ba natin yung bawat mga kabataan na nasa loob? Aba, naloko na sir ha. Iba rin ho ha. Iba rin ho yung takbo ng isip ninyo. Okay, tuloy oh. Dahil dito. At pinakamatindi, isa pang kaso ay anti-trafficking persons. At ito yung tinatawag na non-tingable. Ganyang kaso na yan, sir. Matagal na rin na basura, sir. Ang tindi nga ho ng Marcos admin, sir. Animal. Ang galing bumuhay ng patay. Diyos ko. Oh. Ibang klase ito, bumuhay ng patay. Parang yung kapitbahay namin namang kukulam. Ng buhay ng patay, hindi lang tao, palaka nga lang kuka. Oh, sige nga, yan ang paniwala niya. Sige, ayin natin, ayaan natin. Ito yung ginawad ng mga korte. Korte pa umuwal ito ng hindi ang polis. Inutusan ang polis, nakanatin siya. Ay, korte daw may gawa. Sir, di ba abogado ka, sir? Di ba naaayon sa batas, sir, na dapat pag nag-serve ng warrant of arrest ay walang mapapahamak na inusinting tao, civilian. Di ba, sir? Ay, anong klaseng libro pinag-aralan mo, sir? Ay, tuloy oh. At of course, pinaghandaan po natin ito. Dapat paghanap. Okay, narinig nyo? Of course, pinaghandaan po natin lahat to. Okay, dito tayo. Iyan yung word na sinasabi ko na nadulas, kumanta, may inamin. Ang liwanag ha, inamin niya. Inamin niyo ha, na pinaghandaan ang pagsalakay kay Pastor Kibuloy. Galing sa bibig niya yan ha. Hindi po galing sa akin yan, hindi po gawa-gawa yan. Ayan na naman yung mga bangag supporters. Galing ha sa DILG Secretary Binur Abalos. Matagal umanong pinaghanda nila yan, patay ka niya. Hoy, Ate Cherry Tosake, para sa Baboy Ramon na sip-sip animal. Inamin nila. So ngayon, nasaan yung taga Kingdom of Jesus Christ, mga legal counsel ho ninyo? Sa interview ni Binhur Abalos kanina, inamin niya. Inamin niya na matagal na niyang pinaghandaan ang pagsalakay. Grabe naman, sir. Grabe naman paghahanda yan, magkano gastos niyo? Tapos, walang nangyayari. So, ibig sabihin, sinadya niyo talaga na maglatag ng bata-batal yung sap sa pilitan. Okay, tuloy natin. O sa kandigay, hindi lang naman siya, trabaho ng pulisya na dapat lahat ng wanted, tuloy lang hanapin. Otherwise, mahirap, nadami ang mga fugitive from justice, dapat talaga hanapin. Hindi, hanapin niyo! Thank you. Hanapin niyo! Okay. Wala kang pakialam kung hahanapin nyo yan, hanapin nyo. Pero, di porket sir naghahanap ka sir eh, no? Di porket sir, naghahanap ka ng isang sinasabi mong, hindi nga fugitive sir eh. Kinokoreksyon ka ni Attorney Turion dyan sir ah. Yung nabi ni Attorney Turion, hindi po puganti kasi ang puganti, pag sinabi mong puganti,
yun yung convicted, tapos tinakasan yung conviction. Yan yung pugante, sir. Abogado yan si Abalos. Hindi ko alam saan po nag-aral yan. Kung meron kayong hinahanap, sir, kailangan nyo ba talagang manakit? Kailangan nyo ba talagang manransak ng tahanan? Yan lang yung tanong ko sa inyo. Kailangan ba talaga? Kailangan ba talagang may masaktan ng mga kabataan? Sabi ni Adswar, anong hinanap nyo? Si Rambo? Rambo to? Diyos ko. Huwag tayo maglulukuhan, ha? Tuloy. Ano? Kaano ka dapat pahanda rito? Kailangan handa ka ba? Oh, kailangan daw handa! Kaya pala! Katakot-takot ka pala, Pastor Giboloy! Pastor Giboloy! Natatakot si Ben Horan, Pastor Giboloy! Matindi ka daw, Pastor Giboloy! No? Child abuse daw! Child trafficking daw! Ano bang pinagsasabi niya? Oh, loko, no? Kaya, Pastor, yung mag-serve ng warrant o baris sa'yo, Pastor, sanda makmak na subtroopers! Tanya na, meron pang mga subtroopers dyan, ang lalaki, oh! Ulo ko lang, braso na nila. M. Gorope, maraming salamat sa pakulay para sa amnesia ni Abalos. Loko, no? Tika, sir. Oh, bakit mo sinasabi kailangan paghandaan? Ah, dyan tayo tulog yata to si sir eh. Everything's, maraming salamat to sa pakulay. Hindi nyo na kasi kayang proteksyonan. Eh, yung ginagawang hindi maganda ng sapkita na po ng mga dalawang mata ng mga Pilipino saan man panig ng mundo. Minsan, apat pa mata may eyeglass. Wala na ho yan, sir, eh. Nakita na namin kung gaano po ninyo kinalapastangan ang mga inosinteng tao. Hindi nyo kayong pagtakpan. Ilang bisis na ba kayo nakarating ng Kingdom of Jesus Christ compound para sasabihin ninyong apaghandaan? Sir, 4 times na ba? Bakit ba yung unang bisis, sir, wala namang komosyon? Pangalawang bisis, sir, wala namang komosyon. Malaya namang pumasok yung nag-serve ng warrant of arrest. Malaya namang paikot-ikot, sir, dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Ang iba may pagkain pa yata, animal. Oh. Bakit sasabihin mo ngayon paghandaan talaga? Kasi ganyan si pastor. Ay, putya. Una nga, ang laya-laya niya eh. Sinamahan pa kayo. Wala namang nasaktan. Wala namang napwersa. Wala namang hagdanan. Animal, ba't ba kailangan nyo maghadanan? Akit bahay kayo? Wala na, sir. Di na kaya ninyong ano to, sir. Di na kaya ninyong protect. Sa isang panayam kay Pastor Kibuloy, ay sinabi na mismo na hindi siya magpapahuli ng buhay. Alam niyo yun, it was recorded in all media. Putang ina na yan. Natawa ako sa'yo, sir. Dahil pala sa sinabi ni Pastor Giboloy na hindi daw siya magpapahuli ng buhay, kaya nagpadala siya ng Santa Makmak na subtroopers. Ang babaw ng analysis mo, sir. Para kang ensaymada balagers din, sir. Putang ina, may sniper pa? May sniper pa nga eh. Yun lang pala ang reason niya. Kaya nagpadala ng 3 batalyon yata to, sir, eh. Tapos sniper, matataas na rifle. Antindi, animal. Senari, maraming salamat to sa inyong pakulay. Yun yung reason niya. Kaya nagpadala ng mga elite. Elite po yan na subcommandos. Oh, grabe. Di, nakakahiya, sir, kasi... Putangin na, ilang batalyon sub, sir? Wala kayong nahuli, sir, eh. No? Elite? O paano yun? Wala. Gumawa lang po kayo ng gulo sa Dabaw. Marami lang nasaktan sa ginagawa ho ninyo. Ang babaw lang naman ang reason. Eh. At alam naman natin, ang papasukin natin na isa, mga lugar niya na talagang gulo siya. Tanginan niyo, sir. Alam daw natin, napapasukin natin lugar niya. Tangina, parang ngayon lang nakapasok, ha? Parang ngayon lang napasok ng Kingdom of Jesus Christ ng mga kapulisan.
Butang ina, tatlong beses na nga, sir. May nangyari ba sa pumunta, sir? Meron, sir, nangyari? Yung pabalik-balik ng comment, i-hide nyo na lang. Wala pong matinong isip yan, eh. Kasi walang argumento pabalik-balik ng comment. I-hide nyo na lang, ho, para masaya siya, buhay niya. Chuyan, salamat sa pakulay. Yung sabi ni Chuyan, so ito. Sa lugar nga niya, mandatalakmak daw ng pulburon dyan. Animal, lantaran daw. Sabi ni Chuyan's Vlogs. Oh, hindi ako may sabi yan. Sabi ni Chuyan's Vlog, oh. Tingnan mo, ho. Ma'am, taga kalugar mo to, ma'am, si Abalos. Hello, Isme, magandang gabi, oh. Daming account ni Bingot. Daming apa account, oh. Hindi mo abos sa boss. Oh, sige. With due respect naman, sana makunawaan nilang ang kahalagahan dito ng safety ng mga nandun. Wow! Putang ina! Kailangan pa natin unawain pala yung mga sap! Ang kahalagahan! Lolo ba? Wow, yung mga well-trained, unawain. Yung mga may dalang mga barel, unawain. Yung nangharas, unawain. Paano po yung biktima, sir? Paano po yung natruma, sir? Hala, naluko. No? Paano yung mga nanginginig na, nasaktan, sir, din natin unawain, sir? Ay, walang kwentang buhay ito, guys. Kasi unawain, ang ina niya. Di ba, ang unawain natin dito yung nabiktima at nasaktan? Nasaktan pala sila. Ang tindi! Ayun nga, tuloy o. Ilang beses siya pinaalalahanan sa mga tulis. So kung pupunta ka rin isa o dalawa, tapos natin hindi papakili ng buhay, hindi natin yan. Kaya yan ay pinag-isipan, pinag-aralan, talaga pinag-handaan. So ang importante, walang nasaktan. Daw nasaktan! Narinig niya, ha? Pinagandaan, pinag-isipan, pinag-aralan. Tapos, sablay. Mantakin mo, tatlong salita yun, ha? Tatlong word. Oh. Pinag-isipan, pinag-andaan. Ano ba yung isa, animal na? Hindi ka sabi ko lang, nakalimutan ko agad. Pinag-isipan, pinag-andaan, pinagplanuhan. Tama ba? Kaya, nagpadala ng bata-batal yung sap. Ang resulta, illegal ransack. Ang resulta, hangin ang nakita. Pinag-aralan niya. Pinag-isipan. Pinagplanuhan. Diba ho? Butang ina, basta tatlong salita, animal, ganun lahat ang labas. Pero may nakita kayong pastor? Hangin. Antindi naman ang plano ninyo. Antindi naman ninyo ng pinag-aralan, pinaghandaan. Hangin man ang napala ninyo. Oh, walang nasaktan. Diyos ko, sir, ang dami pong nasaktan, sir. Dami pong. Ang dami pong nasaktan, sir. Siyempre, pag nag-file po ng kaso kasi, oy, Kingdom of Jesus Christ, nanggaling na sa bibig niya, ha, na talagang pinaghandaan daw nila. Pinag-aralan. No? Pinagplanuhan. Itong pagsugo dyan sa inyo. Galing na sa kanya. Kung kailangan nyo ng video, hanapin mo sa PTV. Yan po, baka hindi pa na-delete. Pero kung na-delete na po yung video na yan, pwede nyo naman ho, i-message ako, isend ko sa inyo yung video. Kasi sa kanyang sinasabi, inamin niya na lahat ng nangyayari ho, sa Kingdom of Jesus Christ, sila may pakana. Pinag-aralan, pinagplanuhan, pinag-isipan. Wala na. Alam na natin ang salarin kung sino. Tuloy. Kung pa kumakikita niyo mga tapes, baliktad pa nga, binawater cannon pa ang mga pulis. Kung sila pa binawater cannon. Ala nga naman, sir, hindi water cannon, sir. Umaakyat, sir, sa bahay namin, sir, eh. Oh. Trespassing, sir. Umaakyat, sir, eh. Ala, water cannon talaga namin. Buti, sir, tubig lang yung ano, sir, eh. Yung tumama ay kung tirador, may kasamang Julin. Kayo nga, sir, mas natakot kayo sa water cannon, sir. Eh, yung dalangan ng sap, sir, eh, matataas na baril, eh.
Meron pang helicopter, may drone pa. Natakot sa tubig. Pero yung dala ng SAP, mga barrel, may mga bala. Oh, paano kung nakalabit yung barrel, sir? Ilan ka lang yung patay, sir? Oh, ito ha, pinag-uusapan kasi na wina-water cannon daw sila. Oh, sige nga, sa water cannon din, sir, meron ba ng injured, sir? May napas lang pa. What if, sir, kung hinayaan ng Kingdom of Jesus Christ na makaakyat yung mga SAP mo, sir? Pag nagkaakyat, magkaroon ng sobra-sobrang commotion, sir. Paano pag nakalabit yung gatilyo ng mga armas ng mga SAP? Ay puta, ilan kaya ang buhay na masasayang? O sige nga, yun yung tanong natin dyan. Hindi naman marahas yung ano, yung QGC. Sila na may nakikiusapan nga eh. Ilang bisis na ba kayo pumasok dyan? Pangatlo na, pangapat? May nangyari ba sa inyong ano? Sa inyong mga nag-serve ng warrant, gaya ng kinakatakutan ninyo? Lugar yan ni Pastor. Kaya ang kaso niya ganito. Anong kinalaman dun? Bandido ba si Pastor? Bayolinti ba si Pastor? Wala naman tayong napabalitaan na si Pastor Kibuloy nagpaputok ng real ba armas or merong napaslang na tao or kung ano-ano pa gamit ang sandata, naging bayolinti. Wala naman. Dahil lahat ng mga akusasyon kay Pastor, puro mga piki. Gawa-gawa. Nagaya, tuloy o. Pero nagtimpi pa rin sila. At this one, show na talagang... Uy, nagtimpi pa yung lagay na yon? Sir, kung meron man nagtimpi, sir, ako yon. Putang ina na yon. Sa lagay ng mga SAP, nagtimpi pa? Pagkatapos binalibag, yung bata doon nakapagtimpi pa? Anong gusto mo, sir? Kailangan may puputok na baril para sabihin mo hindi nagtimpi. Putang ina, hindi na nga po sila nagtimpi, sir eh. Kasi braso to braso na, sir. Mga babae nga yung kabrasuhan nila, sir, animal. Huh? Nakatimpi-timpi na yan. Pag yung timpi, hindi po pinirusan nila na wasakin yung gate ng Glory Mountain. Iwinasak nga eh, putang sirap-sarap naman ninyo magtimpi. No? Manira talaga ng gate. Ang tindi ninyo magtimpi, aakyat talaga ng gate. May masasaktan talaga, may masusugatan. Wow, galing. Ang galing ninyo. Taloyo! Walang nasaktan, no? Although hindi natin talaga siya nakuli. Pero ito pinapangako natin. Wala daw nasaktan. Ang galing naman magsingunling ni sir. Sir, merong siya minaristo, sir. May tatlong sugatan, sir. Bukod pa yung mga babae, sir. Oh, walang nasaktan. Ang galing naman. Di yata nanonood sa mga video ng Isiminay. Baka ang pinanood niya yung ABS-CBN, JMN, News 5. Yun ang pinanood. Sir, panoorin mo yung video footage ng Isiminay. Kasi merong CCTV, sir, para hindi ka magmistulang ugag, sir. Kasi ang hirap naman, oh, sir, sabi ka na sabi, baka hindi mo napanood lahat ng footage. Nandyan naman sa social media ng Isiminay, naka-live nga ho sila, blue by blue. Check nyo yan, ho, para hindi po kayo magmistulang sinungaling sa inyong mga sinasabi. Ang dami pong nasaktan, ang dami pong natruma. Nung walang nasaktan. Sana sumuko na siya. Kasi kung talagang inosente siya, harapin na ang proseso. Dahil ito yung proseso ng ating lakas. Ako, sir, tingnan mo, sabi, sumuko na siya. Madaling magsabi, sir, na sumuko. Pero ang tanong, sir, kung ikaw ba nasa kalagayan ni Pastor Kibuloy, baliktarin natin, na inakusahan ka sa sarili mong bansa at yung kasong inakusa sa iyo, natapo na, nabasura na, at binuhay nyo para lamang sirain yung si Pastor. At mayroong banta sa kanya na extradition, tama ba? Extraordinary rendition. Nadadamputin siya ng mga Amerikano at dadalhin siya sa Amerika, dun lilitisin. Kung ikaw kaya, sir, no? Mayroong ganun, kaya mo bang sumuko? Kung ikaw, alam mo, na yung sarili mo ay ipakain mo sa buhaya, susugod ka kaya? Nakanganga ng buhaya o sinabalos mo? Ready to eat na eh.
Kagaya kay Bantag. Alam ni Bantag, pag sumuko siya, yari siya. Siya na lang ang... Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.